Disclaimer. No animals were harmed in the making of this video. Good day sa inyo, mga kanungis, na for today's video. Tatalakayan natin kung bakit nga ba mabilis umitlog yung ating mga inahin ngayon, no? Dahil yung ating talisay at saka yung bumar natin na mga inahin ay umitlog na agad at yung mga sisiw nila is ganito pa kalalaki. So, tara, mga kanungis. Andito si Bumar, no, sa isang breeding pin. Wow! Ayan. So, imbis na ginamit natin itong breeding pin dun sa ating mga sisiw dahil unang lapag sa lupa is naibalik agad natin sa kulungan. Kasi umitlog na si Bumar. Kasi nga, ang ginawa natin, no, upang mapadaling mag-itlog yung ating mga inahin is gaya nito, yung mga sisiw nila. Ayan. Ayung malalaki, dun yan sa ating talisay. Yan, si talisay. Yan yung malalaki na sisiw sa talisay yan. Yan. So, yung maliliit naman, yan, 2 weeks old. Yan yung kay Bumar, no? So, at ito pa yung kay Bumar, yan. Yan. Yung running 3 months na yan, kay Bumar din yan. At anyo, ano, no? Yung ating 5 months old, kay Bumar din yan. Ayan, oh. So, bali, umitlog na si Bumar ngayon. So, pang-apat na beses na ni Bumar na gamit. Akala ko, 3 beses lang ay maglulugo na siya. Pero hindi pala, nagkamali tayo, no? So, mga kanukis, simple lang po yung ginawa natin, no? Upang mapadali silang mag-itlog. So, pagkapisa pa lang ng ating mga inahin, ng ating mga sisiw, pagka sila'y galing naglimlim, is naihiwalay agad natin yung kanilang mga sisiw, no? So, ilalagay ko agad dito sa brooder. At yung dahilan upang mabilis makapag-adjust yung ating mga inahin kasi nga wala na silang obligasyon na alagaan pa yung kanilang mga sisiw, no? So, napag-isip-isip siguro nila na ishanda na ulit sila kasi nga wala na silang sisiw na kasama, alright? So, yan lang yung mga ginawa ko as pagkapisa ng ating inahin, hiwalay agad. So, at syempre, pagkahiwalay yung mga kanugis, sabayan na natin ng pagpurga, pagligo at pagbacterial flushing ng 2 araw na magkasunod, no? So, ang gamit natin is astig. At syempre, sa pagligo, kahit anong shampoo na hiyang nyo sa paggamit at syempre, yung ating 2 consecutive days na bacterial flushing is Amptil, right? So, yung kagandahan kasi kapag ka naihiwalay agad natin, no, is yun na nga, mabilis silang umitlog. So, yun yung isa sa paraan ko, no, upang mapabilis mag-itlog yung inahin ko dito sa aking backyard. At syempre, mayroon tayong mga gamot na binibigay sa ating mga alagang manok, no. So, andito. So, disclaimer, hindi tayo nag-promote ng mga produkto. Sadyang gamit ko talaga upang makondisyon yung ating mga inahin, no. Kasi sayang yung panahon. Backyard breeder lang naman tayo. Wala naman tayong hinahabol na panahon sa gaya ng pagpabanding ng ating manok, no. Kasi kapag ka ikaw ay farm, meron kang panahon na dapat ka dun ka lang mismo magbreed. So tayo, wala tayong ginugugol na ano, kumbaga wala tayong wala tayong inaantay na panahon, no. So backyard lang tayo, breed lang tayo ng breed hanggat kaya ng ating mga inahin, no. So andito yung gamot na ibinibigay ko upang mapabilis. Siyempre sa pagkahiwalay agad, no, nilalapatan ko agad ng ating herb ox. So itong herb ox nga is maganda siya sa mga manok, no, kasi herbal siya. Natural, walang halong chemical. At siyempre yung ating egg 1000, no. So ayan yung ating egg 1000. Yan, yan yung ginagamit ko. At siyempre nagtuturok tayo ng ayan, Dilamil. So ito lang tatlo yung mga gamit ko sa ating mga inahin habang sila ay nasa kulungan. So yan lang yung mga gamit ko na mga gamot, no, sa pagpapaitlog ng ating mga inahin, no. So napakabilis ho talaga, no,
Yung ating bumar is 2 weeks pa. Yung kanyang sisiu. At yung ating inahin naman is running 1 month, pero meron na siyang dalawang itlog na nandun sa ating breeding pin. So napakabilis. At siyempre yung ipinaris natin naman is ganun pa din si ating buyugin. Yan. So wala kasi tayong ibang maiparis kasi naibinta na. So bali yung naibinta natin is mayroong tatlo sa Siargao, mayroong isa, dalawa sa kaibigan ko dito, kapitbahay namin. So mayroon ding bali tatlo na nabinta natin, oh, sa group, sa grupo ng FB. So bali yung na-out natin na mga stag dati is 8 piraso. Wow! So, ganun kadami yung na-out natin, kaya yung natira si Buyugin. Ayan, so ginamit natin ang ginamit si Buyugin. At dito na yung kanyang mga anak. Ayan, mayroon ding Buyugin na isa. At dito, mayroon ding mga Buyugin dito, no? Ayan, no? Ayan, mayroon din dyan mga itim-itim. Kaya, walang pahinga si Buyugin, no? So, sa mga gustong dumiskarte kung paano mapabilis yung pag-itlog, meron kayong inahin dyan na kakapisa pa lang, kung meron kayong kulungan sa para sa mga sisiu nyo, hiwalay agad natin, no? Kung gusto nyo magamit uli yung ating inahin, hiwalay ulit. Pagka hiwalay, sabayan nyo na ng paligo, no? At syempre lapatan natin ng mga vitamina nang sa ganun mapabilis, no, yung kanilang pag-pepertil, right? Napakasayang mag-alaga ng manok, mga kanugis, no? Ayan, no, yan lang yung libangan natin, no, pag-aalaga ng manok. At dito naman yung ating mga nukis, no. Dito yung unang palabas ng ating bumar. Ayan, no. Ayan, yung 5 months natin, no. So, binilad natin sa init. Siyempre yung ating mga pullet from Hapsan's Game Farm. Ayan. Siyempre, na-pray rinse natin yung ating mga kakerils na running 3 months. Ayan, no. So malaki-laki yung area nila dito. Kaso nga lang ang problema dito kapag ka lumipad dito sa pangpang is hindi na makakabalik. Ayan, no? Pangpang yan, yun sa baba, kasi wala pa tayong net dito, no. So bala ko pang bumili ng net upang malagyan para pagka merong lumipad is hindi umabot sa pangpang. Ayun yung isa, oh. Tulog-tulog lang, oh. Higa-higa lang. So, yung kulangan, wala nang laman. Ang laman dito is si Buyugin lang, tsaka si 5 months na anak niya. Right? So, si Pumpkin, oh. Ang si Bumar Pumpkin, oh. May itlog. May itlog ng mga kanotis. So, yan lang yung mga i-share ko muna sa inyo, no? Kung ano yung mga ginagawa ko upang bakit umitlog agad yung ating mga inahin, no? So, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share, at sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video. So, peace out!